Magandang umaga and blessed Sunday na rin po pala para sa ating lahat. So ngayong araw nga na ito ay ipapakita namin sa inyo paano namin sinusulit at ini-spend ang araw ng Linggo kasama ang Daddy dahil yun nga ay day off niya. Kapag off ni Daddy, siya talaga ang nagluluto ng aming breakfast and syempre rest day muna ni Mommy. Pero syempre ako pa rin ang nakatoka kay Ada, so ginawan ko siya ng French toast gamit ang kanyang milk and an egg. And then pagkaluto niya, lalagyan ko lang ng baby puree na apple banana. At ayan siya, pinalaro ko muna. Tuwang-tuwa na naman habang naglalaro. And then ayan, nandiyan ako sa dining. Binuksan ko lang yung aming blinds para naman may natural light na pumapasok. Tuwing Linggo nga po pala ay nagsisimba kami, kaya maaga kaming gumigising kahit off ni Daddy. Sa totoo nga lang, Sabado pa lang ng gabi ay nilook forward ko na yung Sunday morning kasi yun yung pinakabanding namin yung breakfast. So habang inaantay ko na maluto ang French toast ni Ada at also si Daddy inaantay niyang maluto ang kanin, ayan, napaupo muna kami sa sofa at pinapanood si Ada dahil sobrang cute talaga ni Ada habang naglalaro sa kanyang playpen. And sa mga oras nga na yan, sabi ko kay Daddy patingin nung kanyang index finger. And thank God, gumagaling naman na siya, tuyo na siya at yung pinakahiwa niya ay naghilom na. Thank you Lord. And tingnan nyo naman ang Daddy, nilalambing ang Mommy, may kailangan ata, mukhang may sale na naman nakita na accessories ng computer niya. Ay nako. And finally, naluto na rin ang French toast ni Ada and ready to serve na. And kung makikita nyo, may bawas yung isang portion kasi chinek ko kung tama lang ba yung tamis. And for me, tama lang naman para sa kanya. And then ayan, napangiti na ang bata at alam kung gustong gusto niya nang itry. Tingnan nyo naman ang buhok guys, ang kapal at ang lago-lago. Buti na lang nagmana sa Daddy dahil ako, ewan ko na lang, ang buhok ko ay sobrang nipis kaya buti na lang. And then ayan na nga si Daddy, kumakain na ng kanyang ginawang breakfast. Yan ay tinatawag niyang migas. Isa siyang Hispanic food or Mexican food. And of course, nakikita niyo naman yung plato ko with rice. Hindi pwedeng mawala ang rice. And then ayan, kumain na rin ako habang binabantayan ko si Ada. Siyempre, dapat bantayan natin baka ma-choke. And then fast forward, nakaligo na si Ada at ready nang suotin ang kanyang OOTD. Lately guys, hirap na hirap akong suotan si Ada ng damit, lalo na ng diaper. Nung tumungtong siya ng 7 months, ay nako, sobrang likot na at ang hirap-hirap na. Ewan ko ba, may mga relate bang mommies dito, sobrang hirap suotan ng damit. To the point na nagsisigawan na kami, umiiyak ang bata, ay yung akala mo pinapalo ko. Ay nako, but anyways, ayan, nasuot ko na yung damit and then nasuot na rin yung kanyang leggings. And ayun si Daddy dumaan dahil tapos na rin maligo at magpalit ng damit. And ayan ang kanyang outfit for our church today. Ayan, naka-blue ang baby with blue ribbon. Ayan, nasuot ko na rin ang kanyang shoes na regalo ng kanyang lola. At sa mga oras nga na yan, is time ko naman para ako yung mag-asikaso. Normally guys, Saturday night pa lang, bago ako matulog, is naliligo na ako para Sunday morning, yung mag-ama ko na lang yung aasikasuhin ko para hindi mag-ahol sa oras. Strategy ko na lang din yun guys para konting asikaso na lang yung gagawin ko sa sarili ko. Maghihilamos, magpapalit ng damit, magpaplansya ba or magkukulot, and then konting makeup. Tingnan nyo naman yung buhok ko, sobrang tigas na, kawawa naman ng mami nyo, wala nang riband-riband. Pag-uwi na lang sa Pinas, sa ngayon plansya-plansya na lang muna. Ayan, sobrang laking tulong talaga ng konting pag-aayos. Medyo nag-blooming ang mami nyo na wala ang haggard face. And then also, I really love the shade of my lipstick. Kung sa mga gustong makaalam, Ever Belena lang pala yan guys. Pinabili ko sa kapatid ko bago siya pumunta dito. And then ayan si Ada. Nag-aantay kami sa aming daddy at dinala niya talaga si Snoopy niya. And then ayan guys, hanap ako ng hanap ng curlash ko. Nandito lang pala sa sasakyan ni daddy. And then ginamit ko at medyo nagalit ata si daddy dahil delikado daw ang ginagawa ko. Baka daw bigla siyang mapapreno at ayan, maubos ang aking pilik mata. Fast forward guys, nakarating na kami sa aming church and ang pangalan nga po pala ng aming church ay Mercy Church. Puro church. Ang daming church. Anyways, ayan, naghahanap na kami ng slot sa parking lot and medyo full pack siya guys kasi yung inaate na naming service time is 11:30 a.m. And then I think sobrang daming umaatid ng 11:30 a.m. kasi yung mga may trabaho ng gabi and then medyo late na nagigising. So ayan, naglalakad na kami from the parking and then sobrang nagreminis ako niyan kasi naalala ko nung buntis ako na naglalakad din ako dyan and ngayon kasama na namin si Ada, kasama na namin siyang nagsisimba. And then ayan, praise and worship time. Ayan po, konting pasilip. My God will never fail. Yes, my
Medyo nasa hulihan na nga po pala kami dahil nung dumating kami ay papuno na yung harapan at kitna. At ayan, sa kalagitnaan ng preaching, ayan, may batang gustong maglakad-lakad. Ay nako, Ada, ewan ko na lang talaga sa'yo. Ang kulit-kulit na. And in the wonderful name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa napakagandang service at preaching. Sabi ko nga magre-record ako ng konting video ng preaching para may ma-upload ako at ma-share sa inyo. Pero sobrang busy ko at si Ada ang kulit-kulit. So ayan, papunta na nga pala kami sa South Park Mall dahil nawala ni Ada yung kabilang pares ng hikaw niya. Kaya kailangan namin siyang bilhan agad para hindi magsara yung butas ng tenga niya. So ayan, yung South Park Mall, guys, ay ang pinakamalapit na malaking mall sa amin. Andyan na lahat-lahat ng restaurant and everything. And ayan yung Ulta Beauty, medyo hinihila ako papasok. Pero sabi ko, medyo magastos. Wag na lang muna. At eto si Daddy, patingin-tingin sa GameStop, parang may gustong bilhin. So hindi kasi nakakaalam, medyo gamer ang Daddy namin. So kaya ayan, patingin-tingin siya doon. And then yung Claire's, dyan pala namin pinabutasan si Ada 3 months old siya. And then may voucher kami or coupon kaming nakuha na sa susunod na bibili kami ng hikaw, sa pangalawang beses na bibili kami ng hikaw, ay may free na siya. Ayan, pinagpilian namin yung pearl ba ulit na lang kagaya lang nung una or yung maramihan na, para kapag nawala niya ulit is may pamalit kami kaagad. But then ang napsabi ng Daddy, yung maramihan na lang para just in case mawala niya ulit. And ayan, pumipila na kami para magbayad. Pero thank God, legit yung voucher. Wala talaga kaming binayaran kahit piso. Ayan, pauwi na kami. And then medyo nagugutom na ako niyan, guys. Sabi ni Daddy, mag Panda Express na lang kami. Magte-take out na lang kami para sa bahay kami sabay-sabay kakain. At nang makita ni Daddy na may Burger Boy restaurant sa tabi, parang gusto niya na lang doon pumila, pero sabi ko, hindi, Panda Express tayo. Buti na lang at nakinig ang Daddy niyo na nalo ang Asian food. Yes, sir. What else, please? And the second plate would be all chow mein, and then it would be the original orange chicken and the broccoli and beef. At ayan, nakuha na namin yung in-order namin, guys. Sobrang bilis nilang mag-asikaso. Wala pa atang 2 minutes ay naihatid na nila yung mga in-order namin. At sa mga oras nga na yan, ang bango-bango ng loob ng sasakyan dahil ang bango talaga ng mga in-order namin sa Panda Express. And fast forward, ayan, nakarating na kami sa aming bahay. But then sabi ko, bago tayo kumain, ilagay muna natin yung hikaw para matry na natin kung bagay ba kay Ada. And ayan, nililinis ko lang. And then medyo kinakabahan ako niyan kasi baka umiyak si Ada, kasi pag-check ko, medyo parang lumiit yung butas ng tenga niya. Pero ayan, hindi naman siya umiyak, thank God. And then patawa-tawa pa nga kung makikita niyo. Ay nako, Ada, ang cute mo talaga. And then tinanggal ko na yung hikaw na pearl sa kabila para mapalitan ng same na hikaw na yan. Ayan, ah, bagay na bagay talaga kay Ada. Parang ang bilis-bilis ng panahon, naghihikaw na yung anak ko. Thank you, Lord. Ayan, ngiti-ngiti siya. Bagay na bagay sa kanya. Pagkatapos nga, inihanda ko na rin ang aming pagkain. Ang in-order nga pala ni Daddy ay chow mein, orange chicken, and beef broccoli. Sa akin naman ay half rice, half chow mein, sweet walnut shrimp, and beef Beijing. Pwede mo kasi siyang hatiin, guys, kung ayaw mo ng buong chow mein. Like, pwedeng half chow mein, half rice. Kaya, yun yung ginawa ko. And then, ayan yung drinks, guys. Sobrang laki talaga ng drinks nila dito. Hindi ko to kayang ubusin ng kanitong isang upuan lang. Mauubos ko siya baka mga the whole day pa. So, ayan, nagpray lang ako. Thank you, Lord, sa aming pagkain. Hindi kami mayaman, guys. Pero thank you, Lord, at kahit papano. Sobrang taas ang, I mean, inflation dito sa US. Pero thank you, Lord, nakakain pa rin kami sa mga ganitong pagkain. So ayan, ini-enjoy ko na yung aking pagkain, pero si Daddy may pinapakita sa aking strategy para daw mabilis haluin yung sauce na binigay ng Panda Express sa chow mein. Ewan ko ba dito. Ayun naman pala, binuhos niya muna yung sauce and then sinara niya and then inalog-alog niya. Good strategy nga naman para naman hindi mo na halo-haloin. So ayan, ini-enjoy niya na ang kanyang chow mein at ako naman ay tumayo dahil ininit ko yung pagkain ni Ada para pagkatapos naman namin kumain ay makakain na din siya. And then ayan, nung matapos kami kumain ay chinek na ni Daddy kung ano yung message ng kanyang fortune cookie. Hindi kami naniniwala sa ganito, guys, pero ini-enjoy na lang namin kapag nakakakuha kami ng ganito. So ayan yung message. You have a good head for matters of the heart.
Naintindihan nyo ba, guys? Basta yun na yun? Ay nako, yun lang muna guys sa ngayon. Thank you for watching. See you in my next vlog. God bless!